Effective! Anak, ano na yun sa'yo? Ay, nagtatay po ako. Oh, tapos ka na? Meron pa po. Oh, anak, ito. Inumin mo Orisol yan. Ayan. Sige, ubusin mo para hindi ka ma-dehydrate. Inom ka pa, inom ka pa, anak. Ako, ano ba kasi kinakain itong batang to? Papayat na ata ang anak ko. Oo nga! Halos maubos na lang ang bituhang to! Right! His intestines almost empty! At paano hinliwang hihina? Eh, hinarangan natin yung mga butas! Para hindi masipsip nung katawan na yung sustansya! Hoy! Hoy! Paalala mga kaibigan ha! Kumapit kayo ng maayos dito sa pader na itong bitukang to para hindi tayo mahulog doon sa puwet. Dito na tayo magpapadami! Mukhang nakakain ng maruming pagkain at tubig inumin ang iyong anak. Ay, Dok, paano naman mangyayari yun? Eh, akong naghahanda ng sandwich niya araw-araw at sinisiguro kong manhinis ang kamay ko. At di ba nagbubahan ka pa ng tubig at juice para sa school? Opo. Ganun po ba? Bakit di natin tanungin si Jimbo? Nay, huwag kayo magagalit. Bumibili po ako ng squid ball at fish ball dyan sa gilid ng eskwelahan namin. Kaya ganito po. Eh di ba anak, pinagsabihan ka na namin ng tatay mo? Bawal kang bumili sa labas ng school nyo? Paborito ko po yung squid ball tsaka fish ball eh. Tuloy. Mukhang dun nga nakuha ng iyong anak ang pagtatay niya. Gatong klaseng sakit ay nakukuha sa maruming pagkain at tubig inumin. Baka ang kamay na naghanda ng pagkain ay marumi o kontaminado ng dumi ng tao. Eww! Baka may napahalong dumi ng tao sa tubig inumin. Ay! Eww! O baka may dumapong langaw sa pagkain na dumapong muna sa basura. Eww! Bago pinauwi ng bahay, pinainom muna ni Dr. Gahudo ng pinakamahusay na gamot si Jimbo. Oh my God! Parang kakaiba yung nararamdaman ko ngayon! Oh my God! Wala ba kayong naamoy? Wala ba kayong nalala sa kakaiba? Mukhang sa kakaibang likido ito nang galing niya. Oops! Huwag panic! Eh, nung kayo na sa bito ang maasim, di tayo natunaw eh. Diyan pa kaya? Pero mali sila. Dahil sa ilang saglit lamang, ay binalutan na ng dalusaw na gamot ang nanlalagkit na katawan nilang mga mikrobyo. Hindi ako makahinga! Pagkatapos ng ilang pang tableta, ang panghihina ng mga mikrobyo ay nauwi sa kanilang pagkamatay.
Hindi nagtagal, maginhawa na ulit ang pakiramdam ni Jimbo. Hindi na kumukulo ang kanyang tiyan. May gana na ulit siyang kumain. Sa loob ng kanyang bitukay, maayos nang gumagana ang lahat. Jimbo, yung fishbowl at gulaman mo, oh. Ayaw ko na yan. Baka tapasok na naman ang mga mikrobyo sa tiyan ko. Mayroon kaya na nagtatae. Tama ka, kaya pagbabawalan ko na rin bumili ng pagkaing kali yung mga kaklase natin. Tama. Okay. Yeah. Ay, uwi tayo.